Magandang araw po sa ating lahat mga sir. Welcome po sa ating YouTube channel Viral Mechanic. Para sa ating po mga subscriber, taga-subaybay na nag-abang na ating mga video na i-upload, para sa inyo po ito. So ngayon ang ibabahagi naman sa inyo ni Viral Mechanic kung paano mag-setup ng ambulance, kung paano ang tamang pagkakabit, paano niya ginawa, at kung anong mga materials ang kailangan natin. Ang mga materials po na ginamit po ni Viral Mechanic ay mga ito, mga sir. Marine plywood na ang kapal ay 3-4. Tick screw para sa marine plywood. Tick note. Yung tick screw, dalawang klase po. May pang kahoy, may pang bakal. So, ang kukunin nyo doon, ang gagamitin nyo ay pang bakal. At syempre, stainless plate, checkered, ang kapal ay 0.6. At ito namang aluminum tile trim. Ang aluminum tile trim ay mabibili po natin sa Tile Center. Ngayon, papaano ko po ito kinabit? Ang pagkakabit nito mga sir, bago nyo yung flooring, bago nyo patungan ng marine plywood at saka itong checker plate stainless, kailangan nyo pong tanggalin yung foam nito. May foam po ito, di ba? May foam. Kailangan nyo pong alisin yan. Hindi nyo pwedeng patungan yan ng ganito na hindi nyo inaalis yan. Kasi pag once na naghugas ka, no, hinugasan ng driver yan. At pagka pinasok ng tubig po yan, yung mga gilid yan, mababasa po yan at mabubulok. Kasi hindi siya matutuyo agad eh, kasi matagal kasi hindi nakakasingaw eh. Kailangan nyo po yung tanggalin at saka primeran nyo yung flooring nito, yung ilalim. Pag na-primeran nyo niya, saka nyo ilatag itong marine plywood. Marine plywood, ang gamitin nyo ay Tick screw. Yan. Huwag na kayong gumamit ng ganito, ng tornilyo, kasi matagal po ito. Babarinahin nyo pa, pupunta sa ilalim, kakabit, kukontrahan. Ito na lang po mga sir, mas madali lang ito pag inanin ng barina, tapos agad yan. Tapos ito namang stainless, paano po ito ikakabit? Kailangan ba natin ito ng rivet, metal screw, para makabit siya ng maayos? Hindi na po mga sir, kasi pag ginamitan natin ito ng metal screw, pangas siya po tingnan. Hindi rin naman siya pwedeng gamitin ng rivet, kasi nga ang ilalim nito ay marine plywood. Ano lang, mabibiyak lang yung marine plywood, hindi niya kakayanin. So ang pinangdikit po nito mga sir ay rugby lang. 6 na buting rugby. Yan. Kapit na kapit po yan mga sir. Hindi umaangat yan. Tapos dito naman sa dulo, para maitago siya yung mga dugtungan, ginamitan po natin ng aluminum tile trim. Siyempre, bago natin ikabit yan, lalagyan po natin ng sealant yung ilalim nito bago natin ikabit. Yung sealant para hindi makapasok yung tubig sa loob. So, ganun lang mga sir. Tapos ito namang upuan. Si Viral Mechanic din pong gumawa nito. Upuan na siya at nagsisilibering toolbox. Nabubuksan po ito. Buksan po natin. Ayan. Yan po mga sir. Ito po, toolbox po ito. Lagayan ng mga gamit. Jack, tire wrench, o ano pa man. Yan. Dito po ilalagay yan. Ito, hindi pa naman ito tapos. Nasa, ano lang pa lang ito eh. Nasa 80%. Kasi dito po ay gagaw pa tayo dyan ng cabinet para sa ating first aid kit. Sabi mo first aid kit na yan. Saka pang BP at saka dito po yung upuan. Yan. Yun lang mga sir. Tapos ito namang straight chair. Imamanta po natin ito ngayon. Yan. Dito lang yan. Simple lang siya. Madali lang. Ang gagamitin natin dito tick screw din mga sir. Hindi natin gagamitan ng tornilyo para mas madali yung gawa natin. So hanggang dito lang muna mga sir, at abangan nyo lang yung part 2 nito, yung finished product na, para makita natin yung kabuuan ng ganda ng ating ginawa, yung ginawa ni Viral Mechanic. So muli, kita-kita na tayo sa ating susunod na video. Ito po si Viral Mechanic. Mabuhay!